Good day guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Ako si Wave 100. Wow! Wave type ay bibigyan ko ng idea kung paano makuha ang tamang level ng oil sa ating front shock absorber, no? So, okay. Tinanggal ko ito guys kasi is nagkapalit tayo ng bagong oil seal. Pero isang oil shock lang ang pinalitan natin guys, no? Yung isa is hindi kasi hindi pa siya nagkaroon ng leaking sa kanyang tubo. So ngayon ang content natin guys ay kung paano ba natin makukuha ang tamang level sa ating front shock absorber, yung oil level niya, no. May dalawa tayong paraan, is yung isa is estimate lang, ang yung isa naman is makukuha tayo ng tamang sukat, no, para tama rin ang balanse ng dalawang shock na may lagay natin na oil sa kanyang inner tube. So ngayon ang isa ng ating paraan guys ay unahin natin is yung sukat, no. So sa sukat na gagawin natin is maglalagay lang tayo ng 50 ml na oil sa ating inner tube. So, okay. Pero yung tamang level talaga guys, kapag hindi tayo gumagamit ng sukat, is nakababa yung tubo natin. Pag once nakababa yung tubo natin guys, yun po ang tamang estimate kung paano natin makuha ang tamang level ng oil sa ating front shock absorber, no? So, siyempre, may naghahanap kasi, no, kung anong mas maganda, yung estimate lang ba, or gamit tayo ng panukat, no? Ako tatanungin, pareho lang po ang discarding yan. Yung magkukuha tayo ng estimate at saka yung gagamit tayo ng panukat. Ang una natin gawin guys sa isang tubo is gagamit tayo ng panukat na discarte, no. So ibig sabihin kapag gumagamit tayo ng panukat na discarte is may tamang level ng oil sa ating lalagyan. Halimbawa itong tuti. So itong tuti na ito. Itong tuti na ito guys is may level siya, no. May 50, 150, 100 at saka 200 ml. So, ang nilagay natin na panukat sa ating pinakaunang tubo is 50 ml lang po, no. Ibubuhos mo lang ang kalahati ng oil sa ating 50 ml, guys. Saka natin idagdag yung sobra kapag matapos na nating ma-pump yung shock natin. Para unti-unti yung oil na nilagay natin is bumaba at pumapasok sa ating outer tube. Kasi kapag mga maikli lang ng mga tubo guys is hindi natin siya pwedeng damihan ng oil, no? Kasi ang mangyari is titigas ang bounce ng ating shock. Kung sobra naman sa kulang, ang mangyari is magkaroon ng lagutok, no? So mahina ang kanyang bounce. Kaya magkaroon siya ng lagutok kapag sobrang late lang ng oil ang nilalagay natin sa ating tubo. So pinaka the best talaga na panukat na gamitin natin is gagamit tayo ng 50 ml lang. So mataas na yung 60. Mas may guess na sa mga 50 ml lang tayo. Kapag mga maikling tubo tulad ng mga Rossi type na Wave 100, no, na design. So kapag matapos natin siyang i-bounce guys ng ilang beses, saka natin idadagdag yung sobrang natitira sa ating panukat na 50 ml. Yun. Okay. Ganun lang po kadali, no, kung paano natin makuha ang tamang level ng ating front shock absorber. Wow! Kapag gumagamit tayo ng panukat lang. Kapag maubos na natin ang 50 ml na nilagay natin sa ating tubo, no, pwede na natin siyang i-bounce ulit pa sa ating pinali na trabaho. Yun. Siyempre kung ikaw ay bago po sa channel, huwag kalimutan mag-like at subscribe, no. Kung sa tingin mong video itong ginawang ito is malaking tulong sa pagresolba sa problema ng inyong motorsiklo. Maraming maraming salamat. Yun. So, natapos na natin malagay ang ating 50 ml na panukat guys, no. So pwede natin siyang i-bounce ng ilang beses. Medyo may katigasan yung tubo kasi bagong palit po na oil seal yan. Mahigpit na po ang kapit ng ating spring. Pero kalaunan kapag every time na nababounce natin yung shock natin, lumalambot na ng unti-unti ang ating tubo. Pag ang oil ay wala pa sa tamang level guys, no, dahil medyo may kaunting tumatapon sa labas ng mga oil every time tayo nagre-refill, dagdagan nyo lang siya ng kaunti hanggat makita nyo ang level na oil ng ating shock na tinrabaho. So, yun, medyo may natatapon ng kaunti kanina guys. So, mag-re-refill lang tayo ng kaunti kasi hindi po lumalabas yung level ng oil ng ating shock na nasa ilalim pa ng kaunti. Magdadagdag lang tayo ng kaunti. Yun po ang ating gagawin guys. Kapag makukulang tayo sa nilagay nating 50 ml. Yun, nakita na natin guys yung oil. Oh. Medyo kalabel na siya ng ating tubo. Yun. So, yung label na yan, yan po ang ating papalo. No?
So, ipapalang din ng kaunti hanggat umabot ang time na pagbaba natin ng tubo is hindi na siya nagbabawas sa ating level, sa ating tubo, guys. Yun lang po. So, okay na siya. So, tapos na natin siyang mapump. I-check na natin, no, kung hindi ba siya nagbabawas. So, yun, no, yun po ang tamang level ng ating Pranshark Absorber. Amazing! So, ang ating ginawa is gumagamit tayo ng panukat, guys, no. So, kapag may kulang ng konti, kasi medyo may tumilapon ng konti sa labas na oil, ang gawin nyo is magdadag lang yun ng konti hanggang makuha nyo ang tamang level ng ating oil. Pagkatapos nun, ay pwede na natin siyang takpan para matry na natin siyang mabounce ulit. So, try na natin siyang ipump. So, ang kagandahan nito, guys, no, kapag makuha nyo ang tamang level, no, is hindi siya masyadong matigas at hindi siya masyadong malambot. Yun, no? Diba? Okay. Ang ganda ng bounce ng kanyang shock. Kasi kapag sobrang oil, ang mangyari is madalig puputok ating oil seal. Kapag kulang naman ng oil, ang mangyari is magkaroon lagutok sa ating shock. Kasi nga is may kilang oil sa loob ng ating inner tube, yun, no? Diba? So, next naman na discard natin, guys, is yung pang-estimate na, no, pang-chansa lang, no? So, ang gawin nyo is pubuhusan nyo lang ng oil ang ating inner tube hanggang ito ay mapuno. So, syempre, guys, yung tubo natin ay nakababa pa rin, no? Huwag natin itaas. Nakababa po siya. Okay. Kasi kapag itanaas natin yan, tapos pupuno natin ng oil, ang mangyari, hindi po mag-workout ang ating shock. Napakatigas po talaga. Kahit kayo try nyong gawin na punuin yung oil, tapos nakataas yung tubo natin. Promise, hindi yan mag-bounce. Pero sa parang ito, guys, is pag naglalagay tayo ng oil, tapos nakababa yung tubo, kukunin lang natin ang kanyang label, no? So, kapag makuha natin yung label, sa una nating buhos is, papump natin siya ulit. Ilang-ilang beses. Kasi ang purpose ng pump is para yung oil na nilagyan natin sa ating loob ng ating inner tube ay unti-unting tumatago sa ating outer tube. Kasi meron yung butas ilalim, guys, na parang axle na connect sa ating inner tube at saka outer tube. So, kailangan natin siyang ipump ng ilang beses. So, kapag mapump natin ng ilang beses, idadown na naman natin ng tubo at magre-refill naman tayo hanggang makuha na natin ang level ng oil sa ating inner tube. So, maglalagay na naman tayo ng konting oil, guys. Ganun lang po ang tamang discard, guys, no? Kapag wala kayong panukat o gusto nyong makuha ang tamang performance nating shock na hindi gumagamit ng panukat. Yun, yung estimate lang ang ating discard, guys. So, kapag nakita nyo na ang oil na medyo tumataas na at malapit na ang kanyang level, ipump nyo siya ulit, guys, no? Kasi unti-unti pa yung magbabawas. Kasi unti-unti nag-absorb sa ilalim ng ating inner tube. So, pangalang beses nyo lang siyang gawin, guys, na una, maglalagay kayo, tapos ipump nyo. Pag nakita nyo na medyo nabawasan yung oil sa ating inner tube, galing pagkatapos yung isang ipump, is magdadagdag naman nyo kayo ng kaunti. Pagkatapos, ipump nyo ulit hanggang hindi na siya nababawasan, guys, yung level ng oil na nilagay natin. Saka nyo siya takpan. Yun, no? Yun ang kanyang level, guys. Pag feel ninyo na every time na ni-stop nyo ang pag-pump, guys, tapos parang nag-bubbles pa siya, no? Ibig sabihin, unti-unti pa siya nag-absorb sa ilalim at hindi pa siya napupuno. So, pagkatapos is, check nyo siya ulit. Ibaba nyo ulit ang kanyang tubo at tingnan nyo kung hindi na ba siya nag-bubbles. Tulad nyan, guys. Check natin. So, you know, hindi na siya nagbabubbles. Ibig sabihin is, tama na ang level ng kanyang So, sa kanyang takpan ang kanyang inner tube. At itry na natin siyang i-bounce, guys. Kung magkapareba ang bounce ng unang gawa natin gamit ng panukat at ang pangalawang gawa natin na gamit ng estimate lang, tansya lang, yung manumando lang ang paglagay ng oil sa ating shock. Yun, takpan na natin siya, guys. Before ko makalimutan, guys, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribe sa aking YouTube channel dahil na-reach ko na po ang 100,000 YouTube subscriber. At taas po ako pong papasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panood sa aking mga videos na in-upload. Maraming salamat at syempre, God bless sa inyong lahat. So, try na natin siyang i-bounce para makita na natin ang pinali ng ating trabaho, guys. Yun, no? Napakaganda, no? Ng performance, no? Di siya ganong malambot, di din siya ganong matigas. Yun. So, yun lang, no? Huwag niyong kalimutan kung anong mga diskarte na
sinare ko sa inyo, yung dalawang paraan, yung panukat at saka yung estimate lang. Case now, yung sa panukat is 50 ml lang po o 55. Wag na kayong sumubra. Yun, yung tinuro ko guys. Yun ang nos araw nito. Maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.